Isang napakagandang araw sa inyong lahat, especially sa mga nanonood dito sa aking mga videos. So ngayon, mag-update ulit ako sa aking mga strawberries. Meron akong na-observe sa kanila guys, so dapat inyong malaman ito. So huwag nyo lang skip itong video at panoorin nyo hanggang dulo. Sa pag-aalaga ng strawberries, dapat ay connected ka sa kanila. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang nagtanim at pabayaan mo ang mga ito. Mas maganda kung araw-araw binibisita mo sila para ma-observe mo ang kanilang paglaki at paano sila magparami. Sa nakikita ninyo sa video, naglalagay na ako ng temporary cover para protected sila sa sobrang ulan at para na din hindi madumihan ang kanilang mga crown o yung pinakapuno. Ito ay medyo makapal na plastic. Niroroll ko ito kapag mainit na at binabalik ko naman kapag umulan. Pinubutasan ko din konti yung nasa dulo para kusang dadaloy ang tubig ulan at hindi maiipon. Heto naman yung itsura niya sa kabilang side. So ngayon ay medyo mainit na, so kailangan ko na ulit i-fold itong cover. Sa na-observe ko, mas gusto nila ang init kaysa sa ulan. Pero pwede namang paulanan din, kaya lang dapat hindi din sobra. Ganito ko lang din fin-fold ang cover. Madali lang siyang gawin. Heto na at mag-update na ako ng aking mga strawberries. Ang nakikita ninyong magkatabi ay ang aking San Andreas at saka yung Sweet Charlie. At ang nakikita ninyong nakalinya sa gilid, yan ang aking Honey Oi variety. Ino-observe ko din dito sa malalaking pots kung ano ba yung magiging tubo nitong aking mga strawberries. Ito namang aking mga Honey Oi variety, nagre-recover din sila dahil natamaan ng matitinding ulan noong nakaraang buwan.
Ang sukat naman nitong aking malaking pot ay 9 by 9.5 inches. At ang sukat naman nitong aking mga small pots ay 5 by 7 inches estimated. At kahit nagkaganito ang aking mga honey oil variety, may chance pa din silang magparami sa pamamagitan nitong runner. At ang dulo nitong runner ay ang tinatawag na daughter plant. Pero yung iba tinatawag na din itong runner at susunod na magiging mother plant. Itong runner meron pang nakakonect na isa pang runner. Nasa sa inyo kung patuloyan ninyo o putulin na. Para sa akin, kung healthy pa ang pangalawang runner, pinapatuloy ko ang mga ito. Ang iba tinatanggal na itong mga runners para hindi maagawan ng energy ang mother plant at focus sa kanyang growth. Sa akin naman, kailangan kong mag-produce ng runners para may backup kung sakaling malanta itong aking mother plant. Ito yung update ng iba ko pang mga San Andreas variety. Ang katabi naman nitong aking mga San Andreas ay ang aking dalawang albayon. Ito na yung update ng aking mga albayon sa ngayon. Medyo lumiit ang kanyang mga dahon dahil sa palaging ulan nung nakaraang mga buwan. Nag-change na rin ako ng lupa dito sa pot. Ginamit ko na yung mga compost sa aming likod. Doon namin tinatapon mga kitchen waste pati mga dahon para malanta at maging compost. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys. Sa mga na-observe ko dito sa aking mga varieties, itong aking Sweet Charlie ang talagang matibay sa ulan at saka sa init. Nag-iisa lang ito na nabuhay saka dumami. So gaya na nakita ninyo guys sa video. Nakaka-relax talaga sa pakiramdam kapag nakakita ka ng tanim na mga strawberries. Ito yung nagsisilbi kong stress reliever. Ito na ang mga naging runners nitong aking Sweet Charlie mother plant. Ang isa nakakonect na dito sa separate pot at hahayaan ko na lumaki dito saka ko ikat sa susunod na mga araw. Ang isa namang runner nakakonect dito sa isa pang pot. Hahayaan ko muna itong magkaugat pa at maitanim din sa isa pang pot.
Ito naman ay ang aking mga unknown varieties. Mapapansin niyo guys, ang dalawang pots na to. So ang nilagay ko dito ay yung compost sa aming likod. So tingnan niyo yung pagkakaiba. So ang gaganda din ng mga dahon niya. So ito yung aking snow white variety. Yung iba dito hindi nakaligtas sa ulan. Dito ko muna sila pinarecover sa magandang soil. So ito din ay isa sa mga runners ng aking snow white. May mga varieties din talaga na sensitive kapag sobra sa ulan. Nagra-runners na din itong aking mga unknown variety, gaya na nakikita nyo guys sa video. Alam nyo ba guys na ito yung tanging Sweet Charlie na nag-survive sa akin? Ito din yung pinakita ko sa inyo sa aking previous vlog na first time na munga. Ang mga nakikita ninyong mga mother plant na nakapalibot, yan na yung mga runners nito. Ito yung sinasabi ko kanina na compost sa aming likod. Dito namin tinatapon lahat ng mga kitchen waste, pati na yung mga tuyong dahon. At dahil naubos na ang aking biniling soil mixture sa sako,
Ito na ang kasalukuyan kong gamit na soil para sa aking mga tanim na strawberries. At napakaganda ng resulta, gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Kung bago ka sa aking YouTube channel, i-click lamang po ang subscribe button sa baba. I-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos.